Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ay binigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabbath Jr. ang makakasama nyo para sa ilang minutong talakayan at kasama rin natin walang iba kundi ang magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Rilioma. Ating kamustahin si Pastor. Pastor, kamusta na po kayo? Mabuti po, Pastor. Ako'y nagagalak na pagkatapos ng ilang mga linggo ng ating pagpapahayag at pag-aaral ay sasapitin na naman natin ang kalagitnaan ng trimestring ito at sana ang mga kapatid ay ating pinapanalangin patuloy na pinagpapala at nakakaroon sana ng resulta itong pinag-uusapan nating pagkakaisa at pagbubuklod ng kaisipan. Yeah, ako'y nakakatiyak na nagbubunga itong ating mga nababahagi ng mga katotohanan mula dito sa ating pinag-aaralan dahil ito yung hinahangad ng bawat isa sa atin na kabilang sa ating iglesia, ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya nga ba ako po'y lubos na naghihikayat sa inyo na sana'y tangkilikin ninyo ang pagkakaroon nitong ating leksyon sa paaralang pansabado. Ito yung magagamit nating gabay para sa ating araw-araw na pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga bagay sa Biblia na hindi natin maunawaan, subalit nakakatulong para makita natin at maintindihan ang mga katotohanan mula sa binabasa natin sa banal na kasulatan. Kaya paghandaan niyo po para sa susunod na taon, ang bagong leksyon, magkaroon kayo ng isang kopya at isang kopya para sa inyong mga kaibigan. Maraming po salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa programa natin na sana'y saan mang kayo naroroon ay tanggapin ninyo ang mainit naming pagbati. Tayo po ngayon ay nasa ikalima na ng atin hong seryeng pinag-uusapan at ang pamagat ng seryeng ito ay ang karanasan ng pagkakaisa sa unang iglesia. Ang pagkakaisa ay bunga ng isang magkakasamang espiritual na karanasan kay Jesus bilang siya ang katotohanan at ang buhay. Sabi nga ng banal na kasulatan, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Paano ba ito sinaalang-alang ng mga disipulo yung mga salitang nabanggit na ito? Ito ang siyang bibigyan natin ng pansin. Ano ang kaugnayan nito sa kanilang mga karanasan sa mga Gawa Kapitulo 2 na sa mga katanungang ito, iikot ang atin pong pag-uusap at talakayan para sa pagkakataong ito. Idalangin po natin na matuklasan natin ang napakahalagang mga turo mula sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pastor Rilioma sa kanyang panalangin. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, manaming Diyos na nasa langit, aming pinapailang lang ang aming tinig upang kung magkagayon ang inyong banal na kalooban ang maganap sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, sa mga karunungang inyong ipinaranas sa amin sa nakalipas na mga linggo ng aming pag-aaral. At ngayon muli kaming papalaot upang talakayin ang paksang ana sa aming pag-aaral sa oras na ito. Patnubayan kami ng inyong diwang banal. Masumpungan nawa namin at matuklasan ang mga malalim na aral ng banal na kasulatan na magdadala ng kabanalan at ng pagtatalaga sa amin bilang inyong mga anak. Ingatan kami na huwag magkamali, magkaroon kami ng mabuting pananaw sa inyong kalooban at makita namin ang inyong pagpatnubay sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong buksan ang atin pong gagamiting susing talata sa atin pong pag-aaral na masusumpungan sa mga Gawa Kapitulo 2 talatang 42. Mga Gawa Kapitulo 2 talatang 42. Ganito po ang siya sinasabi, "At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin." Narito ang Dr. Lucas na sumulat ng aklat ng mga Gawa, Pastor, ay nagbigay ng kanyang pananaw at obserbasyon pagkatapos na ibuhos ang banal na espiritu sa kalagitnaan ng mga unang mananampalataya doon sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. At ano ang kanyang naging obserbasyon? Sila'y nagsipanatiling matibay sa turo
ng mga apostol. So unang-una, Pastor, ay pagka tayo'y pinatnubayan ng banal na espiritu, nagkakaroon tayo ng matibay na pangahawak dahil naiintindihan ang mga aral na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Ikalawa, pagsasama-sama. The word is fellowship. Hindi lamang fellowship ito sa may kainan, kundi fellowship ito na nakikibahagi sila at nagbibigay ng kanilang mga karanasan at mga experiences sa araw-araw na nagpapalakas sa kanilang mga kapatid. At ikatlo, nagpuputol ng tinapay. Anong ibig sabihin ito? Meron silang sharing ng mga ari-arian at hindi ito yung communion service na araw-araw na ginagawa, kundi ang bawat isa hindi nagkukulang sa kanyang mga pangailangan, basic needs, at yung panghuli at yung pananalangin. Ito yung naging resulta nang sila'y puspusin ng banal na espiritu ang unang iglesia. Yeah. So napakaganda, marahil noong ginagawa nilang pagtitipon, kung imagine natin, pwede bang mangyari yon sa kapanahunan natin? Kung nangyari ito, Pastor, ay pwedeng mangyari sapagkat ang banal na espiritu ay iisa. Yung espiritu na bumuhos sa kalangkilagitnaan noong Pentecostes, yung tinatawag nating unang ulan, ito rin ang nararanasan ng mga tao. Pansinin niyo, Pastor, pagka ang tao ay nahikayat, ito yung kanyang naranasan. Natututong manalangin, maagang pumunta sa pagdalo, nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sa paglipas ng panahon, medyo nagkakaroon ng waning na tinatawag natin at nagkakaroon ng panlulupaypay o yung panlalamig as years go by. Siguro dapat natin makita kung ano ang ugat ng pagkakaisa ng iglesia. Ano ang ugat? Ayan, Pastor natin, Pastor, kung titingnan natin ang karanasan ng mga alagad at ng mga unang mananampalataya sa buong aklat ng gawa, very simple ang ugat ng kanilang pagkakaisa. At yun ay yung pagkikibahagi nila sa iisang karanasan na sila ay na kay Kristo Jesus. Very basic ito. Sila ay na kay Jesus, siya ang kanilang tagapagligtas at Panginoon. At ito'y kanilang ibinabahagi sa bawat isa na nagbubuklod sa kanila para magkaisa. Amen. So na-imagine ko yung karanasan ng mga alagad na para bang sa kanilang pagsasama-sama ang kanilang pinagkukwentuhanan yung tungkol kay Jesus sa panahon na kasama nilang Panginoon bawat Jesus. Bawat isa. Isa ring magandang paraan ito para mapanatili ang kasiglahan ng bawat isa sa loob ng iglesia at nananatili yung iisang layunin natin kung bakit tayo nagsasama-sama sa iglesia. Walang iba kundi kung ano yung ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. Ngayon, tingnan natin dito ha. Ano ba yung ginawa ng mga disipulo sa loob ng 10 araw bago ang Pentecostes? Yan, Kapitulo 1, Pastor. Ang talata ay 12 hanggang 14. Ng mga gawa. Mga gawa, Kapitulo 1, 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Ang sabi po dito, nang magkagayoy nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin, at nang sila'y magsipasok sa bayan ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Pilipi at ni Tomas, ni Bartolome at ni Matthew, ni Santiago na anak ni Alfio at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Yan, pansinin natin, Pastor, nang ang ating Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. Ayan. Pagkatapos na makita nila kung paano yung kanyang pag-akyat, ang nangyari, nagsibalik na sila sa Jerusalem. Bakit? Yun ang utos ng Panginoon sa kanila. Kayo'y bumalik sa Jerusalem at hintayin ninyo ang pangakong kapangyarihan na banal na espiritu na ibubuhos sa kanila. Kaya nga't nagbalik sila sa Jerusalem, Pastor, at hinintay nila. At samantalang sila'y naghihintay, ang mga alagad, so unang-una, ito yung circle ng 11. Bakit? Patay na si Judas. Ayan. So yung 11 plus yung mga babae, mga anak at mga kamag-anak na unang mananampalataya ay nangagkatitipon. Anong sabi rito? Anong kanilang ginawa? Nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa saan? Sa panalangin. So very, very basic, Pastor. Ang unang iglesia
ay nananalangin. Ito yung kanilang unang ginawang magkakasamang nananalangin samantalang hinihintay ang pangakong banal na Espiritu. At ano pa yon? Sama-sama ang mga babae, si Maria at ina ni Jesus, pati na ang mga kapatid niya. So, lahat sila, kasama ang kanilang mga sambahayan, magkakasamang naghihintay, nananalangin, at nagpapatawaran ng kanilang mga kasalanan o ng mga nagagawa nilang hindi tama sa kanilang mga kapwa na kasama doon. So, sa mga tweet, kung titingnan natin, ang mga alagad na ito habang hinihintay nila yung pagbuhos ng banal na Espiritu, iginugugol nila ang kanilang panahon sa pananalangin sama-sama. Mm-hmm. Pagsisising sama-sama. Mm-hmm. Ngayon, ano ba yung isinantabi ng mga disipulo habang hinihintay nila yung pagdating ng banal Ayan, na Espiritu? Ayan, maganda pastor. Mm-hmm. Unang-una, yung pagsisisihan. Ayan. Ayan. Bakit? Ay kung babalikan natin ang tagpo ng mga alagad, doon sa huling yugto, bago umakyat si Kristo sa langit, noong week ng Passion Week, yung tinatawag natin yung pagdurusa at pasakit ng ating Panginoong Jesus, mapapansin natin na pwede nilang pag-usapan, Pastor. Una, yung pagkalulo ni Judas. Ikalawa, yung denial ni Pedro. Ikatlo, yung doubt ni Tomas. Ikaapat, yung marami pang mga bagay ang pwede nilang pag-usapan at pwede nilang ibalik sa kanilang mga pag-uusap. Pero, unang-una, tinanggal nila yung espiritu ng pagsisisihan at yung pagkakaroon ng pakiramdam na siya ay mas mataas kaysa sa si Pedro ang nakakataas kaysa kay Santiago. Yung feeling of supremacy ay kanilang tinanggal sa kalang kalagitnaan. So, ano ang kanilang ginawa? Isinaisang tabi nila yung mga personal na mga pakiramdam nila at yun lamang makakabuti sa iglesia, yun ang kanilang pinanatili na maging reaksyon at feeling ng bawat isa. Yeah. Iniisip ko na tayo kapag tayo nasa iglesia, yung gawain sa ating iglesia at nagkakaroon ng mga pagtitipon ang mga nangangasiwa ng ating iglesia, hindi ba isang magandang paraan yung ini-evaluate natin yung mga nangyari upang sa ganon ay yung mga hindi na dapat nating gawin ay magawa natin. Di ba magandang pag-usapan din yung... Tama yun, Pastor. Pero yung sisihin na dahil pumalpak yung ganito dahil sa iyo, Pastor, ay wala na yung ganon. Hindi na dapat yun ang magiging sentro, kundi magiging stepping stone ito na matuto sila na may mga bagay pa na dapat nating gawin na makakabuti kaysa doon sa mga pagkakamali na dapat nating i-focus. Yeah. Yan po yung ating babantayan. Kaya nasisira ang pagkakaisa sa iglesia sapagkat kuminsan sa ating mga pagtitipon, sa halip na tingnan natin yung dapat nating gawin at kapangyarihan ng banal na Espiritu na mapa sa atin, minsan natutuon ang ating mga usapin doon sa mga nakaraan. Yan, nagiging critical ang mga nakaupo, Pastor, sa mga bagay. Kaya nga, defensive din ang feeling kapag ka ikaw ay nakritikal doon sa programa mo na hindi naging masyadong successful o may nagkamali, may pagkukulang, tingnan na natin ito as a learning para pag inulit-ulit yung ganong programa, meron tayo kagaya ng sabi mo, in-evaluate para ma-improve pa pag ito'y inulit sa iba pang mga lugar. Saka naiiwasan yung pagtatalo-talo at nag-e-end yung mga usapin sa isang napakagandang ugnayan at doon natin nadarama na talagang na-bless tayo ng banal na Espiritu. Oo, kasi nagbubuklod yung kaisipan natin, pwede tayong mag-suggest at welcome yung suggestion kung paano i-improvein pag may mga bagay pang ganun ulit na mauulit. Well, tingnan natin yung karanasang ito na tinanggap ng mga alagad, ang banal na Espiritu. Ano bang meron dito sa Pentecostes? Ano ba yung background nito na sinasabi sa Lumang Tipan? Ayan, Exodus 19, Pastor. Balikan natin itong concept ng Pentecostes kasi nangyari yung pagbuhos ng banal na Espiritu na pagbibigay ng kapangyarihan. Deuteronomio 19, Pastor. Exodus 19. Exodus 19, ang talata ay 1, 16 hanggang 25. Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding iyon sa ilang ng Sinai. Talatang 16. At nangyari na ikatlong araw ng umaga na kumulog at kumidlat at may isang salimuot na lupa sa ibabaw ng bundok
at ang tunog ng pakakak ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginig, at inilabas ni Moses ang bayan sa kampamento upang salubungin ng Diyos, at sila'y tumayo sa paanan ng bundok, at ang buong bundok ng Sinai ay umuusok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy, at ang usok ni Yaon ay napailanglang na parang usok na isang horno, at ang buong bundok ay mugang mainam. At nang lumalakas ang tunog ng pakakak ay nagsasalita si Moises, at sinasagot siya ng Diyos sa pamagitan ng tinig, at ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila'y lumagpas upang makita ang Panginoon at mamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga serdote na lumalapit sa Panginoon ay papagbanalin mo, baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, ang bayan hindi makasasampa sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong pinagbilinan kami na iyong sinabi, lagyan mo ng hangganan sa palibot ng bundok at iyong aaring banal. At sinabi ng Panginoon sa kanya, yumaon ka, bumaba ka at ikaw ay sasampa, ikaw at si Aaron ay iyong kasama, ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon, baka siya hindi makapagpigil sa kanila. Sa gayoy bumaba si Moises sa bayan at isinaysay sa kanila. Ayan, Pastor, ang Pentecostes ay isang piyesta ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Ito ay nagpasimula doon sa karanasan na 50 araw mula sa kanilang paglabas sa Ehipto papunta doon sa bundok ng Sinai at pagbibigay ng kautusan. Ito yung background, Pastor, nitong Pentecostes na sineselebrate nung mga alagad doon sa Aklat ng Mga Gawa. So, sineselebrate nila yung pagbaba ng Diyos upang ibigay ang kanyang kautusan sa mga tao bilang tipan niya ng kanyang pag-ibig at pagtubos sa kanila. Now, papansinin mo, Pastor, ano ang nauna? Pagbibigay ba ng utos o yung pagliligtas mula sa Ehipto? Nauna, yung pagliligtas. Sumunod, yung pagbibigay at pagsunod sa kanyang kautusan. Ganun din, sa panahon ng mga Kristiyano, Pastor, tinubos muna sila ng ating Panginoong Hesus. Ayan, 40 days. At yung pang 50th day ay ibinuhos ang banal na espiritu, ipinagkaloob yung kapangyarihan para sila gumanap sa kanyang mga kalooban, pati na ang pagtunod, pagsunod sa kanyang kautusan. So nangahulugan na talagang ang pagbuhos ng banal na espiritu nangangailangan ng paghahanda ng bayan ng Diyos o ng mga kaanib ng iglesia. Dahil kung titingnan natin nang pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan kay Moises, yung pagkakabigay ng kautusan, sa magitan ng pagbibigay ng kautusan, ay doon ipinakita yung pagkakasala na nagawa ng bayang Israel. So, sa ganun ding paraan, na bago ibinubuhos ang banal na espiritu, dapat natin munang tanggapin ang ating mga naging pagkukulang sa Diyos at pagkakasala. Tama yun. Very basic yun, Pastor. Ang pagpuspos ng banal na espiritu ay kinakailang tanggalin mo. Hindi ka pwedeng punuin ng banal na espiritu kung puno ka ng mga pagkakasala, inggit at mga karumihan sa iyong buhay. So ngayon, bakit itong pangyayari ay naging napakahalaga na kaganapan doon sa Pentecostes? Ayan, Kapitulo 2. Bumalik tayo sa mga gawa, Pastor. Gawa 2, 5 hanggang 13. Gawa 2, 5 hanggang 13. Ang sabi dito, may mga nagsitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reliyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang mga nangananahan sa Mesopotamia,
sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at mga sakop ng Libya, nakarating ng Sirene, at ng mga nakikipamamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nangagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa. Anong kahulugan nito? Datapot ang mga iba'y nangaglilibak na nagsasabi sila'y puno ng bagong alak. Ang iyong mga talatang binasa, Pastor, mula sa sulat ni Dr. Lucas ay nagpapakita kung ano ang kahalagahan noong nangyaring event o tagpo dito. At yun ay yung makita na ang mga tao na galing sa iba't ibang mga lugar na dumalo sa pagpupulong ng Pentecostes. Ito'y mga Hudyo. Titiyakin natin, Pastor, ha? Ito'y mga Hudyo na mga nakatira sa iba't ibang dako ng sanlibutan ng panahong iyon, nagpunta sa Jerusalem. Kasi ang Pentecost ay isa sa mga tatlong piyesta ng mga Hudyo na dinadayo at naguuwian ang mga taga-ibang lupa na nasa diaspora o yung mga nakakalat na Hudyo. Ano ang event na nangyari dito? Yung nangaral si Pedro at narinig ng mga tao ang kanyang pangangaral sa kanilang sari-sariling wika. Ito yung nakagilagilalas na nangyari na resulta ng pagbuhos ng banal na Espiritu. Meron akong tinitingnang isang mahalagang punto dito sa kaganapang ito. Kung ito yung mga Hudyo na galing sa iba't ibang mga lugar, mm-hmm. ang iba sa kanila ay mga Arabe, ang sabi ganon, mm-hmm. galing sa Sirene, sa Roma, ay nangahulugan na talagang magkakaintindihan sila sapagkat sila ang pinagmula nila ay sa pagiging mga Hudyo. Hudyo, Pastor, ang kanilang mga magulang ay nanggaling sa Palestina. Pero hindi na Hudyo ang kanilang salita. Sila'y ipinanganak na sa Babylonia, kung saan-saang mga lugar doon na ang kanilang native tongue ay yung language na ng mga taong naroon. So hindi na Jew o Hebreo ang kanilang salita. Ayan. So nakita po natin, kung atin hong babalikan ang kasaysayan, yung mga pinag-aralan natin nung una, alam natin lahat na isa lamang ang lahi at ang salitang ginagamit bago yung Babel. Mm-hmm. Subalit nung ang Babel ay nawasak dahilan sa pagre-rebelde sa Diyos, nasira yung iisang wika, kundi ito ay nagkaroon ng pagkakaiba-ibang wika, mm-hmm. yung pagkakaintindihan ng tao ay nawala. Pero dito sa puntong ito, makikita po natin na parang mula doon sa Babel hanggang doon sa Pentecostes, nung ibinuhos yung banal na Espiritu, yung problema sa pagkakaintindi sa iba't ibang wika, nagkaroon ng solusyon na pinagkaisa yung kanilang pagkaunawa ng ebanghelyo ng atinhong Panginoon. Tama yun, Pastor. Uh-huh. Opposite ang nangyari. Uh-huh. Dahil sa Babel, nagkaroon ng pagkakawatak-watak. Dito naman, nang ibuhos ang banal na Espiritu, imbis na sila'y magkawatak-watak, nagbuklod at naintindihan ang ebanghelyo at yung daan ng kaligtasan sa pangaral ni Pedro. Ayun. So kaya nga, nang ibinuhos ang banal na Espiritu, ano yung naging gawaing ginawa ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus dahil sila ay naging isa ng komunidad ng mananampalataya. Ayan. Kaya nga ang sabi natin, ang Pentecost is the birth, ipinanganak ang unang iglesyang Kristiyana. At yun ay, bakit ano, isinaisang tabi na sila, na isa na silang community of believers. Kapitulo 2, 42 hanggang 47, Pastor, ng mga gawa. Gawa 2, 42 hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay isa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanilang ng Panginoon araw-araw ay iyong nangaliligtas. Ayan, Pastor, ang tanong mo kanina ay anong mga aktibidades o mga gawain ang kanilang ginawa? Napansin natin yung pananalangin naroon, yung pagpapalakasan at pagsasama-sama, fellowship, yung pamamahagi, kung ano yung meron sila ay kanilang ibinigay sa iba, at sila ay patuloy na nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pansin ninyo, Pastor, wala pa silang organized na church dito na building. Naroon sila sa templo. So yung templo ang meeting place at doon pinag-uusapan kung sino ang may nangangailangan, kung sinong bibigyan. Doon din pinag-uusapan kung sino yung magbibigay ng mga kapatid. So mayroon silang dako na nagmi-meeting sila upang manalangin, pag-usapan ang pangangailangan ng iglesia at kung paano gagawin ito sa kanilang kalagitnaan. So nangahulugan na ang paglago sa pananampalataya hindi nakabase sa simbahan. Hindi, hindi. Kundi ito yung sa pagtitipon na kanilang tinatakda at pag nagkakaroon sila ng pagsasama-sama, nag-aaralan sila ng mga salita ng Diyos. Sabi, nagbabahagihan at kasama doon yung nagdadalanginan sa isa't isa. So ito yung nagpapakilala na napakahalaga yung pagkakasundo-sundo. Dahil mananatili ang pagkakasundo-sundo kung meron tayong mga aktibidades na ginagawa na siyang nag-aakay sa atin para lumago tayo sa ating pananampalataya. Katulad na limbawa, nung pagtitipon na hindi natin dapat pabayaan, pagka sabi nga sa English, fellowship. Fellowship. Pagka sinabing fellowship, kanina nabanggit natin, o baka nung nakaraang mga lesson natin, nabanggit natin yung fellowship. Pagka sinabing fellowship, ano ang ibig sabihin nito? Now, sa konteksto natin ngayon, kasi Pastor, pag sinabi mong fellowship, ay mga iglesyang nagsasama-sama sa isang iglesia, at dooy nagkakaroon ng programa at magkakainan, at magplaplano ng mga aktibidades. Maganda yon, Pastor. Uh-huh. Pero dito, sa konteksto ng unang iglesia, ang fellowship ay sharing lives and sharing properties. Ito yung konteksto dito. Galing, may ibinabahagi na pag-aari, at ibinabahagi yung karanasan nila kung paano sila napalapit sa Panginoon at ano yung kanilang ginagawa para mapalapit din yung iba. Ito yung kanilang fellowship, sharing something. Ito yung main root ng fellowship nila nung mga panahon. Meron tayong matututunan dito sa paraan ng pagtitipo ng mga unang mga mananampalataya. Na tingnan natin yung ginagawa natin ngayong fellowship, ba? Nahakot tayo ay dadalo sa isang church, tapos pagdating sa church na yon ay punong-puno na yung iba hindi na makapasok, naroon na sa labas, at mayroon na silang sariling kwentuhan, at ang iba naman ay hindi talaga pumapasok doon. Na ang pakiramdam nila kapag sila'y nagpunta, nakip-fellowship. Ayan. So linawin natin na baka hindi tayo napapagpala, Pastor, dahil sabi natin, nagpunta nga, hindi naman nakinig sa programa, hindi nakibahagi sa discussion. Pagkatapos sa panahon na ng kainan, sila-sila rin ang magkakasama, hindi nakilahok doon sa overall. Kaya kung minsan ay aking pinapansin, sabi ko ay pwede ba na tayo'y kasama? Kasi maraming mga kapatid, mataas ang pagtingin nila sa mga manggagawa at pastor. Pastor. Kaya ang ginagawa nila, isa sa isang tabi tayo at maghahanda ng dako. Pero kung minsan nagre-request ako, Pastor, na kung maaari, makisalamuha tayo doon sa mga kapatid. Kung ano yung meron sila, yun din. Pero sabi nila, Pastor, ay masyadong magulo doon at mamaya magsasalita pa kayo, eh gusto namin makapagpahinga kayo. Naintindihan natin yung mga kapatid na yun. Pero maganda na isama natin ang lahat, kumaing magkakasama, manalanging magkakasama, kasi nakakatuwa pag nakikita nila tayo doon. Yeah, siguro kailangan ma-revive natin itong mga programa natin, tingnan natin, pag-aralan natin, kung ang bawat dumadalo ba sa mga pagtitipong katulad nito ay napapatatag yung kanilang pananampalataya. Yan. Kasi dito sa pinag-aaralan natin, nakita ko ngayon, sabi nyo nga kanina, sa panahon ng pagsasama-sama, ang ibig sabihin ng fellowship dito ng mga alagad, binabahagi nila yung kanilang
buhay, mm-hmm. yung kanilang mm-hmm. karanasan at yung kanilang mga pag-aari Ayan. Para gamitin sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, minsan maganda rin yung may malimit na fellowship, pero hindi naman maganda yung malimit na aakayin natin ang mga kapatid mm-hmm. sa isang lugar. Hindi dapat napapabayaan yung kanilang mga lokal na iglesia at hindi naman lahat, Pastor, nakakasama. Yan, dahil yan. Walang sasakyan, walang baon, o kung ano pa man, nahihiya yung ilang mga kapatid na nagdarahop, ay sana planuhin na lahat ay makakapunta, may provision na nakalaan para sa lahat from the budget of the church, hindi lang doon sa church na pupuntahan, kundi pati tayo na iglesia na pupunta at makikilahok, meron din tayong ibabahagi. Yung yan, kagaya bahagi. Noon, may ibabahagi sila nakasama doon. Yun, so, hindi, ang nangyayari ay... maghahanda tiyak yung church na yun kasi sila ang sponsor. Ang nangyayari naman, naghanda nga, hindi na dumalo. Hala, luto na lang ng luto, magdamagan. So ibig sabihin, hindi talaga natin nahihit kung ano yung layunin kung bakit may fellowship. So dalawang bagay lang, siguro dapat na pagka nagtatakda tayo ng mga pagtitipon na katulad nito, na ihahanda natin ang isipan ng ating mga kaanib sa iglesia na dadalo sila doon upang magbahagi yan, ng kanilang tinatangkilik para sa gawain ng Panginoon, at ang ikalawa, maibahagi nila kung ano ang ginawa ng Kaya Diyos nga. Sa kanilang mga Alam buhay. Alam mo, pagka talagang pinaghandaan yung programa na mayroong mga magagandang karanasan, uuwi ang mga kapatid na inspired, na pinagpala na ito yung kapatid na sinubukan, siya ay nagtapat. Ang gaganda nitong mga ganito, Pastor, o kaya yung unique na mga conversion stories na nangyayari, o kaya may nagkasakit na ngayon ay... napagaling, at iba-iba pang mga karanasan sa mga kaanib ng iglesia na pwedeng kapulutan ng kalakasan ng iba na dumaraan din sa ganong karanasan. At saka sa ganitong pagtitipon, dito natin madadama yung paggawa ng Holy Spirit, mm-hmm. pagbibigay mm-hmm. uli ng kapangyarihan sa atin, yung empowerment ng banal na Espiritu. Ngayon, nabanggit natin yung dinadala nila yung kanilang mga pag-aari sa kanilang pagtitipon, subalit mayroon din namang mga pangyayari na dapat bantayan, katulad halimbawa nung karanasan dito nila Barnabas kay Ananias at kay Sapira. Mm-hmm. Ano, paano natin to ihahambing? Ayan, tingnan natin, Pastor, karanasan. Sa tala ng mga gawa, itong si Barnabe, ano ba ang lalaking ito sa kanyang pakikilahok sa fellowship nila. Kapitulo 4, 32 at 37. Tapos ihahambing natin ito, Pastor, doon sa Gawa Kapitulo 5, 1 hanggang 5 kay Ananias. Sabi dito, at ang karamihan ng mga nagsisampalatay na nagkakaisang puso at kaluluwa, at sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Mm-hmm. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus, at dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibasa'y pinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinalang mga halaga ng mga bagay na pinagbili. Ang mga ito'y inilagay sa mga paano ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng Pangaral, isang Levita tubo sa Chipre na may isang bukid, ay pinagbili ito at dinalang sa lapi at inilagay sa mga paano ng mga apostol. Yan, narito, Pastor, ang isang pangalan, si Bernabe, na nagbigay ng halimbawa, Pastor, nang maramdaman niya ang paggawa ng Banal na Espiritu, nakita niya kung paano yung mga maralita ay nagdadala ng kanilang mga tulong para sa gawain, siya mismo nakibahagi sa pagbibigay. Complete. Masaya siyang nagbigay totally nung kanyang itinalaga para sa gawain. Ayan. Mm-hmm. Now, tingnan naman natin dito sa Kapitulo 5 kasi contrast ito, diretsuhin mo ang talatang 1 hanggang 11, Pastor. Ito na may karanasan ni Ananias at saka ni Sapira. Sabi dito, datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinalang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol.
Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang iyo'y nananatili pa, hindi ba gayo'y nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Ano pat inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias sa mga salitang ito'y nahandusay at nalagot ang hininga, at sinidla na malaking takot ang lahat na nangakarinig nito. At nagsintindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan ng kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayon ng lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa inyong asawa, sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay na handusay sa paana niyang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat na nangakarinig ng mga bagay na ito. Ayan, Pastor, narito yung fellowship na sinasabi natin kanina, nag-share. Si Barnabe, masaya siya na nag-share. Itong mag-asawang narito, nakaanib din ng iglesia nung panahong yon, ay siguro nung mag-appeal sila Pedro ay naganyak na magbigay din. Kaya nga, ang ginawa nila, ipinagbili. Pero nung makita nilang malaki-laki yung amount, ay parang, alam nyo, yung puso ng taong maimbutin, ay pumasok yung atin muna itong kalahati. Hindi naman nila alam kung magkano yung pinagbilihan dito. At alam natin na hinati nila, dinala yung kalahati sa paanan ng mga alagat, tinago yung kalahati. At anong naging resulta nito? Ang naging resulta nito ay nagdala ng kapahamakan, yes, sa kanila. Dahil una, hindi sila nangako sa mga alagat at sa iglesia. Nangako sila na ibibigay yon para sa Panginoon. Ikalawa, yun ay mas kailangan ng mga nagdarahop na mga kaanib ng iglesia. At panghuli, hindi natutuwa ang Banal na Espiritu sapagkat ito'y gawain ng Banal na Espiritu, Pastor. Yung conviction na tayo'y magkaloob, gawain ito ng Banal na Espiritu sa kanyang puso. Kaya nga, kanilang ipinasya na huwag sundin ang tawag ng Banal na Espiritu. Ayan. Kaya pala yung sumisira sa pagkakaisa sa loob ng iglesia kapag ka meron kang makasariling paghangad. Mm-hmm. At dito nakita natin ang resulta ng pagtitipon na kung saan ay maghahati-hati rin sa iglesia kapag ka mayroon sa kalagitnaan natin ang katulad ni Ananias at saka ni Sapira. Mm-hmm. Pero maganda. Maganda yung pagsasama-sama. At dito natututunan ng mga kaanib yung paraan ng pagbibigay para sa paglago ng gawain ng ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya magandang tularan natin itong si Barnabas. Siya ay halimbawa na dapat nating sundin. Ngayon, bakit ba yung kasalanan ng kasakiman ay hindi isang aksyon kundi ito yung mga nasa isip na proseso? Ayan, tingnan natin ang kaisipan na ibinigay ni Moses na bahagi ng 10 utos, Pastor. Kapitulo 20 ng Exodus, talatang 17. Ayan, pansinin natin, ito'y bahagi ng utos ng Diyos na ipinagkaloob sa bayan ng Israel at ito'y nararanasan hindi lang ng Israel kundi ng lahat ng tao na naapektuhan ng kasalanan. Talatang 17, Kapitulo 20. Yun ang talatang lang yun na yun, Pastor. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ayan, huwag mong iimbutin. Ito ay imperative. Ito ay utos ng Diyos, Pastor. Bakit? Saan ba nagsisimula yung pag-iimbot? Dito sa kaisipan at puso, Pastor. Mm-hmm. Kaya nga ang tanong ay, hindi lang ito action, kundi ito ay nagsisimula sa kaisipan ng tao. Hindi mo mababasa ito at hindi mo maiintindihan
Makikita lang natin kapag ka lumabas na yung resulta nito. Pero ang pagkakasalang ito, hindi nagsimula sa paggawa, kundi nagsimula sa kanyang kaisipan. Saya babantayan natin yung ating puso at isipan na huwag tayong maimpluwensya ni Satanas. Dahil the moment na pinapasok natin dito ang espiritu ng kaaway, masisira ang napakagandang layunin ng atin pong mahal na Panginoon. Ngayon, ano naman yung naging resulta ng pagbubukas palad ng iglesia doon sa Corinto? Ayan, pansinin ninyo, Pastor, nagkaroon ng taggutom sa Jerusalem. Nanawagan si Apostol Pablo sa mga iglesyang kanyang itinatag sa mga iglesia doon sa Asia Minor. Narito sa 2 Corinto 9, Pastor. Talatang 8 hanggang 15. Ano ang naging mga resulta ng pagiging mapagbigay ng mga kaanib ng iglesia doon sa Corinto? Kapitulo 9, 8 hanggang 15. Hindi ako nangungusap na tula 2 Corinto kapitulo 9, 8 hanggang 15. Sabi po dito, at maaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibasay sa pagsubok sa inyo sa pamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantalang sila rin naman ay panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masaya. Ayan, narito yung tulong na ibinigay ng mga taga-Corinto sa mga kapatid na nasa Jerusalem, Pastor. Ano ang bunga nito? Una, pag nagbigay tayo, Pastor, na pagpapala yung mga recipient. Ayan. Ikalawa, yung mga taong tumanggap, nagkakaroon ng espiritu ng pasasalamat. Maganda yun, Pastor. Nagiging thankful yung recipient ng ating mga ipinagkakaloob. Ikatlo, ay hindi lamang sila nagpapasalamat, kundi niluluwalhati nila ang Diyos at kanilang tayong ipinapanalangin. Ito yung nangyayari pag generous tayo. May mga taong nananalangin para sa atin, Pastor, na saya tayo patnubayan, patuloy na pagpalain para mas marami pa ang ating mga matulungan. At saka na mapapansin natin na ang pagtulong ay nakakatulong sa mga tumutulong para sila ay magkaisa. Ayan. Pinananatili nito yung pagkakaisa. Mm-hmm. Tama yun, Pastor. Yeah, kasi kung titingnan po natin yung mga elementong nagpapanatili sa pagkakaisa sa unang iglesia, sa kanilang karanasan, nandun yung panalangin, yung pagsamba, yung pagsasama-sama, na yung pinag-isang pananaw at pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung hindi lamang yon, kundi nauunawa nila yung kanilang misyon para ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ngayon, kung hindi nila gagampanan yung katungkulan nila na ang sabing ganon sa pag-ibig at pagkalinga sa isa't isa, hindi rin magtatagal yung kanilang pagkakaisa, yung pagsasama-sama. So kaya mahalagang meron tayong damdamin ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ayan, very, very secure. Generous dapat tayo, Pastor, mapagbigay. Dahil yung pagbibigay ay pagpapakita
na tinanggap natin ng walang bayad, ibibigay din natin ng walang bayad. Ito'y kaugnay doon sa prinsipyo, Pastor, na tayo'y mga katiwala lamang. Ang Panginoon na nagbigay sa atin, ipapabigay, imimigay din natin para mapagpala ang iba at para makita ang ating pakikilahok sa gawain ng Iglesia. So, naniniwala tayo na sa ating pagsasama-sama sa Iglesia na mayroong magandang ugnayan at pagkakaisa, pagpapalain ito ng Diyos. Mm-hmm. Yan ang paniniwala natin. Subalit, papaano naman tayo bilang Iglesia na habang pinagpapala ng Diyos, ay naroon din naman tayo sa isang sanlibutan na napapalibutan ng kahirapan. Mm-hmm. Oho, ngayon, ano magagawa natin bilang Iglesia para maiahon yung kahirapan, o ang sinutukoy ko yung lokal na Iglesia. Lokal, sa lokal. Oh, sa lokal na Iglesia, na maiahon natin yung kahirapan sa ating mga nasasakupan. Sasagutin kita, Pastor, doon sa punto na nung narito ang ating Panginoong Hesus sa lupa, marami ang mga may sakit, hindi lahat pinagaling niya. Marami ang namatay, hindi lahat pinagaling niya. Pero kung sino yung nasa concern niya at vicinity niya at naroroong nangangailangan, yun ang kanyang pinagtuunan ng pansin ng mga panahong iyon. Uh-huh. Kung sino, tatatlo lang ang binuhay niya na namatay. Ang daming namamatay ng mga panahong iyon. Pero yung tatlong iyon, nasa lubong niya sa daan, kabahagi ng kanyang sambahayan o ng mga kaibigan niya, yun ang kanyang tinulungan. So, ang tanong dito ay, how can we alleviate? Kung ano yung sakop ng ating Iglesia na mga nangangailangan, Pastor, yun ang dapat nating abutin. Uh-huh. Hindi yung pupunta pa tayo sa malalayong dako, kundi doon sa mga sambahayan natin, kapamilya, kapitbahay na nangangailangan. Yun ang ating pagtuunan ng pansin. Yeah, may mga karanasan ako, no, kay nasa distrito, na may mga kaisipan na bakit tumutulong tayo sa iba na yung nasa sa loob, hindi yung tulungan natin. Ayan. Nagihirap din naman yung mga nasa loob. Naniniwala ba kayo na may mga naghihirap na mga... Marami, Pastor, kapatiran? Marami. Hindi pwedeng sa bawat lokal na iglesia, may mga kaanib na maralita o nagdarahop. Kaya una, bigyan natin sila. Pero huwag turuan natin sila, kaya nga meron dapat programa ng livelihood training sa loob ng iglesia. Hindi lang yung dole out na lagi na lang tayong namimigay kung ano ang kanilang kailangan. Dapat matuto sila na maging self-supporting at matuto ring magtumulong sa iba na kagaya din nila na nangangailangan. Pero pagka tayo na kay Kristo at sinusundan natin yung kanyang mga payo, ay hindi natin mararanasan ang kahirapan. Mm-hmm. Kasi meron tayong turo ng ating Ama sa Langit ay napakayaman. Mm-hmm. Hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak ay naghihirap. Na nga lamang, mayroong mga nagiging kaanib tayo ng Iglesia na talagang mas hirap kaysa sa atin. Mm-hmm. Ang prinsipyo na tinuturo marahil ay kung sino yung mga tao na nararamdaman natin na mas hirap kaysa sa atin, ito ay bahagihan natin sapagkat kailangan din nilang madama yung kasayahang nararamdaman natin sapagkat ito ay nagdadala para sa isang pantay-pantay na pagkakaisa. Mm-hmm. So ngayon, tayo inatasan na maging, ibig sabihin, inatasan tayo para tugunan ang pangangailangan ng mga taong nangangailangan sa palibot natin. Mm-hmm. So napakalaki ang magagawa ng Iglesia. Kailangan lamang natin na ayusin yung ating mga programa sa ating Iglesia. I-organize, Pastor. Uh-huh. Kasi unang-una, sino yung recipient? Mm-hmm. Dapat alam natin. Kasi ang nangyayari naman ay pagka tayo namimigay, hindi naman na yung nakikita natin sa palagi ang dumadalo sa atin o kasama, ang dumarating. Kagaya ng sinabi mo kanina, Pastor, yung mga mismo na nangangailangan sa kalagitnaan natin, hindi sila yung nagiging priority. Ang nabibigyan lang natin ay yung general na pupunta na kung minsan, kaanib naman ng ibang mga pananampalataya pa na meron ding kongregasyon na tumutulong sa kanila. Ngayon, napakaraming mga bagay na makukuha natin mula sa karanasan ng unang iglesia pagka pag-uusapan ay pagkakaisa. Ngayon, ano ba yung malinaw na maaring maiwan natin dito sa ating mga taga-subaybay, Pastor, na elemento na siyang nagpapatibay ng pagkakaisa
na o nagpatibay ng pagkakaisa ng unang iglesia. Yan. Sa ating mga binaybay na mga tinalakay na mga talata, Pastor, ay mapapansin natin ang ilang mga basic na mga elemento ng pagkakaisa na ipinakita sa unang iglesia. Hmm. Ang unang-una at basic na kinakailangang makita na hindi dapat ito nawawala noon at ngayon ay ang sama-samang pananalangin. Mm-hmm. Ang pananalangin ang nagbibigay ng kapangyarihan at nagbubuklod. Dahil pag nananalangin tayong magkakasama, Pastor, hindi mo aawayin yung kapwa mo nananalangin. At pag tayo'y nananalangin, iisa ang pinag-a-address natin ang ating panalangin at yun ang ating Ama at ang trato natin sa bawat isa. Tayo'y magkakapatid sa loob ng iglesia. Ikalawa, Pastor, yung pagsamba. Ito ay corporate na worship. Ano yung pagsamba? Sama-sama. Yung sama-sama na pinupuri ang Diyos at ginagamit natin at ang papuri dyan ay may pag-awit, may pagbabasa ng salita ng Diyos at may pagbibigay ng ating mga handog at mga ikasampung bahagi. Ikatlo, yung sama-sama, fellowship, na hindi lang sa loob ng iglesia, kundi outside sa mga tahanan natin, meron tayong mga project, may mga aktibidades o mga event na magkakasama-sama ang sinusuportahan natin, yung fellowship sa kasal, fellowship sa dedication, fellowship sa mga may sakit, at kung ano-ano pa nakabahagi nito. At meron tayong sama-samang pananaw, common vision, kung ano ang gagawin ng iglesia, mga project, mga adhikain, dapat gampanan. At yung panghuli, yung sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung mga common basic element na nagpapanatili ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen. Sa mga ginigiliw, nasumpungan natin ng naunang iglesia ay nakaranas ng mabilis na paglago dahil sadya nilang inihanda ang kanilang mga sarili sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Kaya ang kanilang pagsasama-sama at isang pananampalataya ang mga paraan na ginamit ng banal na Espiritu para ipagpatuloy ng banal na Espiritu na baguhin ang bagong komunidad na ito. Gaya ng nahayag sa kanilang kabutihan sa isa't isa, nakita natin kung paano silang naging mabilis lumago. Nawa sana ang kasaysayan ng naunang iglesia, yun din ang ating maging karanasan. At tayo'y lubos na malulugod sa kabutihan ng Diyos pagka nakita natin na lumalapit ang napakaraming mga tao para mapabilang sa atin pong iglesia. So maraming salamat sa inyong kabutihan na patuloy na nananatiling sumusubaybay sa programang ito, nakakasama namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa sana sa mga karanasang ito na ating nasasaksihan at natututuhan, idalangin natin sa Panginoon sa pagitan ng kanyang biyaya, ma-i-apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Bago tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin na ipagkakaloob sa atin ng ating kasama. Pusong ito'y kumakalat.
Maraming salamat sa napagandang diwa ng awit na ibinahagi sa atin ng ating kapatid, na nawa sana ang mga mensaheng iyon ay may apply natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, muli nagpapailang lang kami ng aming mga pagsusumamo na kung saan nais naming muli ninyong bigyan kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, yung mga bagay na hindi namin nagawa, na ngayon natutunan namin, naway sa pamamagitan ng inyong mga kaloob, kami mapagamit na epektibo para sa paglago ng aming pananampalataya at sikatitibay ng inyong Iglesia na gumagawa para sa kaganapan ng inyong misyon. Nawa sana ang pagpapala ng langit ay pagkaloob nyo sa lahat na sumusubaybay sa programang ito, na sa araw-araw nilang pamumuhay, nakikita sa kanilang kabuhayan ang katwiran ng Panginoong Hesus. Nawa ingatan nyo ang bawat isa at tanggapin ang amin pong pagtatalaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. Sana'y muli tayo magkasama-sama sa susunod na serye. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Rilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Hanggang sa muli!